Kamusta na mga kapobs? Welcome back sa ating channel. May bago tayong recipe. Gagawa muna tayo ng homemade breadcrumbs gamit ang sliced bread. Madalang kasi yung breadcrumbs dito. Kaya gawa na lang tayo. Ayan, ayos na. Madali lang gawin ito mga kapobre. Homemade breadcrumbs. Iiniti lang natin ito sa apoy. Hanggang sa lumutong ng konti. Pupusan natin ng konti sa kawaling mainit. Halo-haluin. At pagkatapos ay ito-toast natin ng ganito. Napakadali lang nito, mabilis lang. Meron na tayong homemade breadcrumbs. Ayan, ayos na mga kapobre. Pwede na to. Medyo malutong na siya. Dito naman tayo sa ating tilapia. Meron tayong tatlong prasong tilapia. Ihimayin lang natin ito. Kunin natin yung laman. Iwasan natin yung mga tinik. Mga nanay, huwag natin basta ipakain sa mga bata ang pritong isda. Delikado rin kasi yung tinik. Ganito ang gawin natin. Masip pa. Para sa inyong recipe na to. Handog ni pobreng kusinero. Mga kapobs, meron tayong patatas dito na nilaga na. Dudurugin lang natin to gamit ang tinidor. Pagkatapos durugin, ito na yung ating tilapia na hinimay. Ihalo natin. Pagkatapos nito, maglalagay tayo ng 2 kutsarang corn flour. 1 spoon ng dinurog na paminta. At 1 spoon ng seasoning powder. Kahit anong pampalasa ang gusto nyo. Lalagay din tayo ng 1/2 spoon ng asin. Haluin lang natin mabuti mga kapobs. Ito na. Meron tayong chopped onion saka coriander leaves. Gamitan na natin ng kamay paghalo mga kapobre. Kailangan mahalo nating mabuti ito. Ang bango ng coriander leaves. Optional naman yung coriander leaves. Pwede rin parsley o spring onion. Ngayon simulan na natin yung paghulma mga kapobre. Bilugin lang natin ng ganito. At ihulma natin pahaba. Bilog na pahaba. Parang ganito. Ayos ah. Parang sinukat. Papatay ng isa. Paulit-ulit lang hanggang maubos natin mga kapobs. Yun oh. Parang sinukat ah. Tuloy-tuloy lang natin mga kapobre hanggang maubos. Mga kapobs, marami nga palang version ng kroketas. Pwede nyo rin gamitan ng hipon, manok, o karne. Nasa inyo yon. Ngayon naman ang gagawin natin, isda. Fish croquetas. Yan, umukay na si kapobre. Ayos na daw. Gagamit tayo ng flour. Itlog. Para sa ating breadings. Lagyan natin yung itlog. Siyempre, ito yung ating homemade breadcrumbs. Simulan na natin ang pag-breadings mga kapobre. Sausaw muna natin yung ating kroketas sa harina. Katapos ay sa itlog. Panghuli naman yung ating breadcrumbs. Kulutin lang natin ng konti. Ayan, parang ganito. Tuloy-tuloy lang hanggang maubos. Ito na siya lahat mga kapobre, na breadings na natin. Ngayon dito naman tayo kapobre sa paggawa ng ating garlic dip. So sawa ng ating kroketas. Nagamit lang tayo ng fresh garlic. Madali lang gawin itong garlic na iyan mga kapobs. Gagamit lang tayo ng fresh garlic.
Tatatarin lang natin to ng pino. Kagaya nito. Sa isang lalagyan, ubusin natin yung mayonnaise. Ihalo na natin ang ating fresh garlic. Haloy lang natin mabuti, mga kapobs. Maglalagay din tayo ng isang spoon ng suka, mga kapobs. At half spoon ng pamitan durog. Haloy lang natin mabuti. Ito yung ating sausawan. Kung sa mga bata naman, pwede tayong gumamit ng ketchup at mayonnaise, pag-aluin lang. Mga kapobs, simulan natin ang pagprito. Magpainitan tayo ng kawali na may mantika. Pag mainit ang mantika, simulan natin magprito ang ating kroketas. Kung masyadong malakas yung apoy, tama-tama lang ang init ang mantika, mga kapobs. Ayan. Ang bango. Mga kapobs, pag masyadong malakas yung ating apoy, pumuputok kasi ito, nababasag. Kaya kailangan tama-tama lang ang ating apoy. Pag nakita niya na medyo golden brown na siya at malutong na, pwede na ito. Pwede natin hanguin. Kain ito. Pwede na. Bango. Train lang natin sa trainer. Do you believe in love? Cause I believe in love. You're the one that I want. I can show. Misconception, no need for no deception. Cause I promise if you follow, lead you in the right direction. You'll never be misguided. Show you where the light is. I'll show you how bright the love is.